Well guys, kung usapang computer, isa sa mga importante at dapat na malaman ng isang user o nang gagamit ito is yung kakayahan niya maapag-process, maapag-analyze, maapag-compute at maapag-output ng data na mabilis at efficient. Itong lahat ng ito ay ginagawa ng CPU o ng Central Processing Unit. Kaya yan ang didiscuss natin. Bibigyan natin ng konting tips lang sa mga magulang dyan, sa mga estudyante na naghahanap. Anong CPU yung convenient, powerful, at mas affordable para sa inyo. Good day sa inyo mga kabudget. Kamusta? Maraming salamat ulit sa inyong muling pagbisita. Nalalapit na naman ang pasukan kaya maraming mga mag-aaral. Ultimo mga magulang, yung mga nagkakanvas at nagtatanong kung anong computer system unit ang afford at very convenient gamitin, either desktop man ito or laptop. Pero mga kabudget, aalamin muna natin yung isang importanteng hardware sa isang system specs ng computer system at ito ay ang CPU. Kung ano mas fit at approve sa bawat user na gagamit ito. Kaya before that guys, make sure to click the subscribe button. Libre nyo na lang yan para at least tap nyo na rin yung maliit na bell icon for the notification sa mga updated na videos na i-feature natin dito. Di ba mga kabudget, sa market, lalo na sa mga computer store, mga computer shop, may mga nakikita tayong Celeron, Pentium, Core, and so on kapag bibili tayo ng isang system unit or ng computer. Well, i-explain natin yan guys in a simple way. Unahin muna natin ang mga salitang Celeron, Pentium, at Core. Ito yung mga usual na nakikita at mababasa natin kapag nag-check tayo ng CPU at mostly yan lang ang alam ng karamihan maliban sa mga numbers na katabi na katulad ng ito. Unahin natin guys is yung Celeron. Itong CPU na ito is better value money for processor. Mababa price niya sa market but very slow at limitado lang ang kaya niyang gawin. Kung para sa dalawang kasunod niya, ika nga, pero hindi na masama. Kung ang computer niyo na may Celeron CPU is for work lang and internet surfing, okay na yan. Kung if you are really on tight budget. Then pangalawa guys is yung Pentium. Itong processor na to guys, ito na yung kinagisnan at kinalakihan na atin. Kaya marami sa atin yung familiar na dito eh. Nandito yung Pentium 1, Pentium 2, 3, 4, meron pa yan yung D, tsaka yung M. At ngayon yung Gold, meron na bago. Ano ba ang kaya niyang gawin? Well, the answer to this question guys, is simple lang na ito ay mas faster than the Celeron. Na ito, okay na siya sa mga normal gaming purposes. Pwede na siya normal gaming lang, yung mga na-install lang, literally lang na games. Pero hindi siya applicable at hindi siya good for high-end gaming. Naglalag siya or nakaka-experience kayo ng pagbagal. Mabagal mag-response yun. Kaya hindi niya kinakaya. Kaya guys, para maging simple lang, yung Celeron, mas mabagal siya sa Pentium. Pero mas mura naman yung Celeron kumpara sa Pentium. Ngayon guys, dito naman tayo sa core na tinatawag, which is, ito ngayon ang nasa mainstream at malimit na natin makita kapag bibili tayo ng computer system unit. Nandito yung Core i3, Core i5, 7, at ang latest yung Core i9. Okay guys, ito yung Core i3, ito mostly yung basic sa apat. Kung gumagamit lang naman kayo ng mga basic programs such as spreadsheet, yung WordPad, for typing, Microsoft Office, may ganyan, internet browsing, social media or mga simpleng games lang, okay naman na gamitin yung Core i3. Pero kung ang computer nyo guys ay gagamitin sa video editing, graphics or photo editing, gaming, rendering image, installing Photoshop, yung mga ganyan, yung mga intense na program, AutoCAD, etc. Mga ganyan software, itong CPU, kaya-kaya na niyang i-handle ang mga yan. At hindi masyadong hassle gamitin ng mga maging ng mga engineers, mga architects, mga graphic designers, programmers, or interior designers. CPU na Core i5. Next naman guys is yung Core i7. Ito ay para sa mga power user talaga. Kung ang computer mo ay ginagamit mo na maraming naka-open at up or meron itong ina-upload habang may dinadownload at habang nag-e-edit ka at habang may mga nag-run ng mga ibang program, itong Core i7 bagay sa mga power user at multitasker talaga. At ang last is yung Core i9. Ito guys, bago lang to sa market. Which is ito yung latest at pinakamabilis sa lahat at this moment. Meaning, kung ano yung kakayahan ng tatlong nauna, doble o triple pa ang kaya niya i-handle. Overkill ika nga at no mercy. Meaning, kahit anong i-install mong software, kahit ano gawin mo, multitask, kung na-Core i9 ang CPU mo, malamang hindi niya iindahin ng lagging. But unfortunately guys, itong Core i9,
sa mga desktop pa lang siya available at wala pa sa mga laptops, pero ilalabas na rin nila ito as sooner or later. Madaling salita guys, simple lang. Yung Core i3 ay mabagal sa Core i5 na mas mabagal naman sa Core i7 na mas mabagal di hamak sa Core i9. Yan, kuha nyo na yan. At least, di ba, madali lang. Pero guys, ito minsan yung nagbibigay ng komplikado sa iba eh. Yung mga numbers at letters after sa mga core na makikita natin, meron dyan yung 8300, 8600, 8700, 9100, 9400, and so on. Ano naman ang ibig sabihin nun? I-explain natin yan guys. Kung titingnan nyo, apat na numbers yan, di ba? At yung naunang number, nagre-represent yan sa generation na kinabibilangan ng CPU mo. Well, guys, sa market right now, malimit natin nakita is 6, 7, 8, at 9. At meron na rin 10 generation. Ibig sabihin, after set period of time, maglalabas ulit sila ng bagong model. Kaya kapag bagong model, bagong generation. Mas mabilis at efficient gamitin rather than the previous generation. Kaya guys, kung ang CPU mo ay Core i7 na 9th generation, mas efficient siya kumpara sa Core i7 8th generation pababa. Pero minsan guys, merong ganito eh. Bagong generation ng Core i5, nahahabol niya yung lumang generation ng Core i7 actually. Pero kahit nakarank sila in the same range, take note guys, marami pa rin silang magkaibang ino-offer sa mga users. Well guys, doon sa bagong generation ng Core i5, yung 10th generation, ino-offer niya yung pagiging suabe at smooth sa gaming at gameplay experience ng user, at pwede na rin yung mga light multitasking while gaming. While guys, doon naman sa lumang generation ng Core i7, yung 8th generation, ino-offer din yung multitasking at the same time, nag-gaming ka. At power friendly consumption, so doon mo sukatin kung ano yung mas prepare sa'yo or mas kailangan mo at higit lalo abot sa budget mo. Ngayon guys, doon naman tayo sa last 3 digits, yan. Yan naman yung SKU, numeric digits, meaning yan yung pinaka-model number ng CPU mo. Eh ano naman yung mga letters sa dulo? Example na lang ng mga ito. Yung i7, it defines brand modifier or series of line sa family ng chipset na ginawa ng Intel. Then yung mga letters sa dulo, nilagay ni Intel ng meaning, ito yung product line suffix. May mga ibig sabihin yan eh, at hindi lang siya code na basta-basta nilagay lang ng manufacturer. Example na lang ng mga ito, yung may U, may letter K at letter H. Ang unahin natin is letter U. Yung U meaning ultra low power. Ibig sabihin, sa lahat ng mga Intel Core CPUs, sila ang may pinakamababang power consumption at sila talaga ang ginawa ng Intel for energy efficiency, meaning maganda performance pero at the same time, hindi sila matakos sa energy. Well guys, makikita natin yan, mga ganyan sa mga ultrabooks kasi hindi sila nagko-consume masyado ng power. Kaya mas nagiging portable ang laptop natin, hindi siya basta-basta nalulobat. Sunod naman natin guys is yung H. H stands for high performance. Ito yung very ideal na CPU para sa mga mahaba ang oras na paggamit ng mga users, at kung ayaw mong maka-experience ng lags at hang time, meaning pag mas maganda ang CPU mo, mas maganda ang performance niya. Mas mabilis at maganda ang trabaho magagawa mo. Essentially, mas mabilis ang mga CPU version ng H compare sa U version. Ang kaibahan din nila guys, since mas mataas ang performance ng H kumpara sa letter U, mas matakaw ito sa power consumption. Well guys, ang last naman is letter K, meaning unlock. Ito yung pwede mong ma-unlock ang CPU mo para ma-overclock mo siya. Ano naman ibig sabihin ng overclock? Ibig sabihin nito guys, ito yung pagtanggal ng limit sa kakayahan ng CPU mo para ma-reach niya ang kanyang maximum speed na kaya niyang gawin. Although syempre, madalas sa market, mga manufacturer, madalas nilang nililimit ang CPU mo kasi kapag madalas mo siyang no-overclock, mas madali siyang mag-breakdown or masisira agad ng CPU mo eh. Yung K version na CPU, ideal ito sa mga users na gusto nila talagang nagmamaximize ang speed ng CPU nila. Usually, ito yung makinukuha ng mga intense gamers para ma-reach talaga nila yung maximum speed at performance ng CPU nito para mas gumanda yung gaming experience nila at gumanda syempre yung gameplay nila. Kaya yan, guys, sa madaling salita, yung CPU na U mas mababa sa CPU H na mas mababa naman
sa CPU. Okay. So, ayan guys, at least kahit papaano, pag maghahanap kayo or kikilatis ng CPU sa desktop man ito or laptop, alam nyo na at may basihan na kayo. Actually, syempre kung gaano ka-efficient ang computer na mapipili ninyo, at depends din ito sa budget na hawak nyo. Kaya titimbangin nyo kung ano yung mas kailangan nyo na more convenient at more efficient para sa inyo. Well guys, hopefully itong simpleng video na ito ay nakatulong sa inyo, lalo na sa mga parents dyan out there, at lalo sa mga naghahanap dyan na hindi masyadong maalam or average lang yung alam sa mga hinahanap din ng specs sa computer, mga system unit. Ayan, ito makakatulong to sa inyong video na to. And by the way guys, bago natin matapos to, so shoutout ko nga pala itong mga channel na nagbibigay ng good vibes. Ito nga pala sila, Simple and Quickly, Heather's Fun World kay Kuya Jeb, Chatty Aurel, Kuya Aldrin, yan, mga kaibigan natin yan, Kim and K Vlogs, Ana Rose, tingnan nyo rin yung channel nila and subscribe guys nila. Huli, mag-ilating kayo dyan, makakuha rin kayo ng mga diskarte. And yun nga, ito ang inyong kabudget, Simon Patricio, always saying, keep safe, God bless, and a peace.